Hello, mga bata! Kamusta kayo? Ako si Titoy, ang pambansang puppet! I love you! Tara na! Impact Online Sunday School time na! Yay! Magandang araw mga bata! Sunday na naman at masaya akong makakasama na naman namin kayo ngayong araw sa ating online Sunday School. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na at tawagin na natin si Teacher Ara para pangunahan tayo sa panalangin at sabayan natin sila Kuya Pao at Teacher Angela para sa ating pag-awit. Before we start, let's pray. How do we pray? I close my eyes, I bow my head, I fold my hand together, and think about God. Lord, maraming salamat po kasi binigyan niyo kami ng isang napakagandang araw ngayon. Dalangin po namin na sana'y magkaroon kami ng maayos at magandang koneksyon para tuloy-tuloy ang daloy ng aming panonood. Pinapanalangin po namin ang aming mga teachers na sana'y ma-deliver po nila ng maayos ang gusto nilang i-deliver na nanaayon po para sa iyo. Pinapanalangin din namin yung aming mga kabataan na nanonood na sana'y maintindihan po nila at may apply ng maayos ang kanilang natutunan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, kids! No doubt. There's no doubt.
only me, but you, I, you together. We are God's family, the words we say and the prayers we pray. Let the work of our hands spread love across the land. If we wanna make a difference, if we wanna take a stand and learn to serve each other like Jesus said we should. Do love, be love, give love. Wanting one thing, and that is to be loved. So demonstrate the love that God gave in all we do and say. Let's live it out every day. If we wanna make a difference, if we wanna take a stand and learn to serve each other like Jesus said we should. Do love, be love, give love. Love one another. Teacher Aral, Kuya Pao, and Teacher Angela. Maraming salamat din, kids! Oh, habang kayo ay nag-settle down from our music time, panoorin natin yung mga memory verse videos na inyong sinend. Psalm 107, verse 6. They cried out to the Lord in their trouble, and He delivered them from their distress. Psalm 107 verse 6. They cried out to the Lord in their troubles, and He delivered them from their distress. Psalm 107 verse 6. Psalm 34 verse 17. The Lord hears His people when they call to Him for help. He rescues them from all their troubles. Psalm 34 verse 17. The Lord hears His people when they call to Him from help. He rescued them from all their troubles. Psalm 34 verse 17. Magaling! Maraming salamat mga bata sa patuloy na pag-memorize ng ating memory verse. Mamaya, abangan ninyo ang ating panibagong memory verse at huwag ninyong kalilimutan i-video ang inyong sarili na nagre-recite at i-send sa ating mga Sunday School teachers. Para sa sunod na Sunday School, makasama na namin kayo! Bago tayo dumiretso sa ating Bible story time, meron lang akong tatlong questions tungkol sa ating lesson last Sunday. Ready na ba kayo? Question number 1. Ano ang pangalan ng hari sa Bible story natin last week? A. King Hezekiah. B. King David. C. King Jacob.
kung ang sagot niyo ay A, King Hezekiah, magaling! Question number 2. Sino ang prophet sa istorya? A, Prophet Elijah, B, Prophet Elisha, or C, Prophet Isaiah? Kung ang sagot mo ay Prophet Isaiah, tama! Last question, ilang years pa ang dinugtong ng Panginoon sa buhay ng hari sa kwento? A, 10 years, B, 30 years, or C, 15 years? Kung ang sagot mo ay C, 15 years, magaling! Wow! Nakakatuwa naman na alam niyo pa ang kwento natin last Sunday. Alam kong excited na kayo para sa ating bagong Bible story. Sino na naman kaya ang bagong bida sa ating kwento? At anong mahahalagang aral na naman kaya ang ating matutunan? At bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin si Titoy, ang pambansang puppet, para sa ating mga rules habang nakikinig ng kwento. Rule number 1. Umupo ng maayos at maghanap ng komportable na pwesto. Yay! Rule number 2. Rule number 2. Makinig ng mabuti, huwag mag-ingay at mamaya na makipag-usap sa katabi. Okay? At rule number 3. Enjoy! Yay! Salamat, Titoy! Ayan! At dahil handa na ang lahat, tawagin na natin si Teacher Angela para sa ating Bible Storytime. Thank you, Teacher Ricky! Magandang araw! Kamusta kayo? May tanong ako sa inyo. Sabihin nyo, ano yon? Meron din ba kayong pagkakataon sa inyong buhay na natakot kayo ng sobra-sobra? Kagaya ng pagpasok sa silid ng mag-isa at madilim. O yung makarinig na napakalakas na kulog. O makaranas ng malakas na bagyo. Maaring mas malaki sa ating pananaw ang ating mga kinatatakutan. Pero alam kong may isang mas malaki at makapangyarihan kaysa sa lahat ng ito. Siya ang Diyos. At ipapakita sa ating Bible story sa araw na ito tungkol sa isang kakaibang pangyayari. Kung gaano makapangyarihan at kalakasang Diyos. Handa na ba kayo? Ang ating Bible story ay matatagpuan din sa Bible, sa book ng Mark chapter 4 verses 35 to 41. Pinayapa ni Jesus ang bagyo. Maghapong nangaral si Jesus sa maraming tao sa dalampasigan ng lawa ng Galilea. Dahil sa maraming nagkatipon, sumakay si Jesus sa bangka at doon siya nagturo sa mga tao. Pagsapit ng takip silim, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, "Tumawid tayo sa kabilang panig ng lawa." Nakaupo na si Jesus sa bangka, kahit iniwan ng mga disipulo niya ang madla at sumama sa kanya. Umalis sila at sinundan sila ng iba pang mga bangka. Pero biglang may namuo. May namuong isang malakas na bagyo. Umihip ng malakas ang hangin. At nagsimulang pasukin ng mga alon ang kanilang bangka. Takot na takot ang mga disipulo dahil mabilis na napuno ang bangka ng tubig. Habang nag-aalala ang lahat, nang nakasakay sa bangka, naroon si Jesus sa kabandang likuran at natutulog. Ginising siya ng kanyang mga disipulo at sinabi, "Bro, baliwala po ba sa inyo kung mapapahama kami?" Pinagmasda ni Jesus ang mga alon, pero hindi siya natakot. Bumangon siya at inutusan ang hangin. "Tumahimik ka!" At ang mga alon, "Pumayapa kayo!" Sa isang iglap,
pumaya pa ang hangin at ang mga alon. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, "Bakit takot na takot kayo? Wala ba kayong mga pananampalataya?" Natakot ang mga disipulo. Sinabi nila sa isa't isa, "Sino ang lalaking ito? Maging ang hangin at ang mga alon ay sumusunod sa kanya." Ano-ano ang dapat nating tatandaan mula sa ating Bible story? Lahat tayo'y may iba't ibang kinatatakutan. Okay lang makaramdam ng takot, pero dapat natin alalahanin lagi, kagaya ng mga disipulo, nakasama rin natin si Jesus. Lagi siyang suma sa atin, saan man tayo pumunta. Kahit na hindi natin siya nakikita, iniingatan niya tayo at tiyak na nadirinig niya ang ating mga daing kapag tumawag tayo sa kanya. Tandaan natin, ang mga kinatatakutan natin ay baliwala kung ikukumpara sa kapangyarihan at lakas ni Jesus. Maging ang sanilikha ay sumusunod sa kanyang utos. Para sa ating bagong memory verse, tara, sama-sama nating basahin ang Psalm chapter 18 verse 6. "But in my distress, I cried out to the Lord. My cry to Him reached His ears." Tara, ulitin natin with hand signs para mas madali natin ma-memorize. Sundan nyo lang ako, ha? Game. Psalm chapter 18 verse 6. "But in my distress." Takpan ng mukha ng mga kamay na parang umiiyak. Ganito lang. "But in my distress, I cried out." Pag sa cried out, ilagay ang parehong kamay sa mukha na parang sisigaw ka. Nasusundan niyo ba? Talaga? Sige. "I cried out to the Lord." Gawin ang sign para sa letter L. L kasi for the Lord. At ibaba ang kamay ng palihis mula sa balikat hanggang baywang. "I cried out to the Lord." Next, "my cry to Him." Mime na tumutulo ang luha. Ganito lang, oh. "My cry to Him reach His ears." Ilagay ang mga kamay sa tenga para ipakitang nakikinig. Tara, ulitin natin with action, ha? Psalm chapter 18, verse 6. "But in my distress, I cried out to the Lord. My cry to Him reached His ears." Nasusundan nyo ba? Sige nga, sabay-sabay tayo ulit. Psalm chapter 18, verse 6. "But in my distress, I cried out to the Lord. My cry to Him reached His ears." Diba? Madali lang? Pwede na kayong mag-memorize with hand signs at pagkatapos ng videong ito, magpasa na agad sa amin ng inyong memory verse na nagre-recite kayo. Okay ba sa inyo? Magaling! Hihintayin namin yan. At ngayon, sama-sama tayong manalangin. When I pray, I close my eyes, I bow my head, I fold my hands together, and think about God. Panginoon, maraming salamat dahil sa iyo, nawawala ang aming takot sa buhay. Dahil ikaw ay mas makapangyarihan sa mga ito at ligtas kami lagi dahil kasama ka namin. Turuan mo kami na laging magtiwala sa iyo sa anumang bagyo na haharapin namin sa buhay. Tulungan mo kami na laging malampasan ito dahil ikaw ay buhay na Diyos na patuloy na sa aming nagmamahal. Maraming salamat. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, Teacher Angela. Kami ay na-bless sa lesson natin today. Naway madala namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. O, mga bata,
panahon na naman upang magpaalam. Sa ngayon, ako si Teacher Ricky na nagsasabing, huwag kayong matakot at magtiwala lang palagi na andyan ang Diyos. Maligayang araw ng mga puso sa ating lahat. See you next week, kids! Bye!